Kasalukuyang kaming nag-workshop para sa mga staff namin para maging maayos ang patakbo ng aking opisina. Habang kami nagtatrabaho, lumabas ang mga ibang at ibang resulta sa mga achievement report, performance report tungkol sa mga iba't ibang sektor na ating ginagawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito ang report ng mahal na Pangulo. Ating alamin ang mga nilalaman at impormasyon tungkol sa mga kalagayan ng ilang mga programang at proyektong isinaayos ng pamahalaan sa nakalipas na taon 2023. Pakinggan natin ito direkta mula kay Pangulong BBM. Well, unahin ko yung sa Farm to Market Road. I am happy to share a significant update sa ating Farm to Market Road Network Program. Ang ating dapat maging target is 131,410.66 kilometers sa 6 na taon. Eh, maaari ko na ma-report na 51% of that nabuo na natin. We have built 67,328.92 kilometers. Katumbas nito na paratang pabalik-balik mula apari hanggang hulo ng 32 times. Kaya't mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of the government. It is not an initiative only to do with agriculture. It is a connection between all the different communities. But of course, its main purpose is to connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Patuloy naman namin gagawin ito. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo. At patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Isa pang bagay na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. Ma-i-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay na-deklara na na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay pag nasabi natin ay clear dyan, madali nang i-monitor at maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol sa illicit drugs. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at nakipag-ugnayan tayo sa 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities na nag-i-implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapaggawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction. Kabila naman yan, alam naman natin na kuminsan na dadala ang ating mga opisyal. At siyempre, hindi natin maaaring pabayaan yan. Kaya ang nangyari ay 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. We are now pursuing 151,818 court cases by the DOJ in 2022 to 2023 with 121,582 na ikulong na itong mga violators tungkol dito sa mga drug trade. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magandang numero, kung hindi ay talagang magiging improvement. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking.